de Los Santos. Adam has been at Queensbury since grade 3, and he is going to miss playing dodgeball every day. He's not going to miss cleaning the inside of his desk. He is looking forward to playing basketball in high school, and his advice for younger students is to stay low and not get too much attention. Rory and Hugo. Rory will miss the fun field trips and hot lunches. Rory's favorite grade was grade 7 because of the year-end activities. Rory is not looking forward to high school because of all the homework, but he is looking forward to making new friends. Rory's favorite activity was recess and lunch because he could socialize with Ang bus niya?
한 번까지 빼주니라. 은나윤. Hindi ako nakapag video nung umpisa nung umaga nung nagre-release kami nung para ano, hindi ako mag-vlog, nakabag-vlog. Gawa na mainit ang ulo ko sa daddy. Galit ako kay daddy kanina, mainit ang ulo ko. Eh para naman ako syunga, 'di ba? Kung mainit ang ulo ko, galit ako sa kanya. Tapos nagre-video ako. 'Di ba? Kaya ayun. Kaya gustong-gusto ko kanina mag-vlog, hindi ako makapag-vlog kasi pagtatawanan ako ni daddy kasi galit niya ako eh. Tapos mag-aano ako. Pinakita niyo sila yung hindi nga ako maglalakad kami pababa. Tingnan nyo lalakaran namin. Oh. Anong street ngayon ng kami? Nasa 16th kami. Inaakit ni Adam araw-araw yon. Sa 21st. 21st street. Ilang block yon? 20. Okay, di 20. Ganyan kahaba ang maglalakad niya. Sige, naglalakad kami. Kasi si daddy ang nagbabantay ng mga kids. Hindi niya kayo masundo. Okay lang. Ang sakit yung paa ko. Ang layo pa na lalakarin namin. Kaya kami nakaantay ng tricycle, walang dumadating na tricycle. Pakialam ko kung maingay ako. Bakit? Ang daming taong. Pakialam ko. Ito kong kita dyan ah. Ang sakit na pa ako talaga eh. Ngayon lalakarin pa namin oh. Naka heels pa ako. Heels pa, naka pang matindihan pa na tusok na sapatos. Tapos maglalakad. Agay. Kasi, sinabi ko na, sumakay na lang tayo. Nakailala tayo kala Tita Beverly mo. Ate-ate mo pala ka lahat. Buti ikaw nakararabay ko sa. Ako naka... Sakit tayo eh. Ang sakit-sakit eh. Oh, ngayong graduate ka na nak. Anong ina-expect mo? Wala. Sa high school? Wala. Ha? Ano ina-expect mo sa high school? Sabi ko na-miss like couple class. Mm-hmm. Not on purpose. Not on purpose. Not on purpose. Baka na-miss ko lang kasi hindi ko pa alam. Oh. Sabi nila marami daw mga bagong grade 8 daw. Oh. Lagi daw nami-miss yung mga class. Nami-miss o mini-miss talaga? Nami-miss. Oh. Ay, ano mami-miss mo sa ano, elementary? Mami-miss ko. Ano lang yung mga ano. Maganda pala yung ano na? Yung classmate mo na si ano, si Hana? No. Maganda no? No. Yun ba yung crush mo? No, mami naman. Sino pala? Hindi nga ano na lang maaala ano mo. Mawala. May miss mo, wala. May miss ko. Oo. Sa elementary. Kasi hindi wala nang napili sa sabi lang eh. Pi. Dami-dami mo mamimiss. Waka mo ko na kasi babagsak na ako. Sakit na lang anak pa ako. Ang mga kalad gari masakit. Wala take. Ay sakit pa baba para ba. Suntukin kita. Wag to. Ang hirap naman ni Adam kausap eh. Yung dapat, kahit masakit na masakit ang paa mo, dapat umaura ka pa rin kahit na alam mo na nagdurubo ng paa mo. Umaura ka pa rin. Umaura mo pa rin kasi minsan na lang huwi. Minsan ka lang ulit makakatuor. Kaya rumamparampa ka na ano. So parang walang tao. So walang nakakakita. Hindi na nakakakita. Yan, di ba? Yan, lakad lang. Actually, masakit na talaga pa ako. Sama niya. Ay, suntok mo mukha mo. Sige. Pag yan, naka-record naman daka sa akin. Yun na nga. Di ako nakapag-video-video kanina. Umpisa bago ko umalis papuntang graduation ceremony nila Adam. Di ako nakagawa ng video-video. Kasi galit ako sa isang tao dyan. Tapos ngayon, dadaan-daanin ako sa ano. Sabi niya din. Ngayon, galit ako kayo. Pag ako napanuhala lang, galit ako. Tapos ngayon, kala niya, porke na nilibre niya ako Starbucks. Ngayon, kala niya, bati na kami. Inis. Mukha sa'yo. Panira ka ng karir. Galit ako dyan kagabi eh. Kaya hanggang kaninang umaga, nung paalis ako kami ni Adam papunta ng ano, hindi ko siya kinakausap.
Galit ako sa kanya. Wala akong gana, ano, parang antsaka naman, antsaka-tsaka naman kasi na magbibidyo-bidyo ako kanina na magkukwento-kwento kasi nakatingin siya. Tapos galit ako, diba? Paano ko mapapatunayan na galit ako sa kanya? Well, yun na nga. Naikwento ko lang. Yun yung dahilan bakit parang wala akong mga video-video yung umpisa ng graduation kanina ni Adam. Ayun lang. Ayun na nga. Ang ganda-ganda ng mga ideas ko kung paano ko iba-vlog-vlog ang graduation ni Adam. Ilang araw ko pinaisipan ko, nasa isip ko pa, ah, ganito gagawin ko, umaga pa lang, mag-ano ako, mag-change-change outfit ako kunwari, tapos ano, kunwari, papa-aprubahan ko sa kanila yung suot ko, na mga ganito, ganyan, ang dami mga ideas, magaganda. Magaganda yung mga ideas na nasa isip ko. Wala, nasira, nang isang iglap lang, nasira yung plano ko. Kung paano ko iba-vlog ang graduation ceremony ni Adam, wala, nasira. Kasi inabot ako ng topa kay daddy kagabi. Yun, sira. Wala namang masyadong major na dahilan yung away namin. Medyo nag-inarti lang din ako ng very, very light na inabot na lang hanggang umaga. Mm-mm. Kaya ayun, wala yung mga idea na nasa isip ko. Ang dami pumapasok na idea. Nawala. Diba? Nawala na bigla. Wala talaga nagagawa kapag walang nagagawang magandang, walang nagagawang magandang dulot kapag pinairal mo yung init ng ulo mo. Sira lahat. Tama talaga yung sinasabi ko eh. Kapag sinimulan mo ang araw mo ng buisit, sira na lahat ang magiging plano mo. May magkakaroon ng domino effect. Kaya yun yung nangyari kanina eh. Pagising ko pa lang sa umaga, nasa isip ko na kaagad. Hindi, galit ako kay daddy. Galit ako. O, yan, diba? Nampisahan ko ng galit ako. Imbis na yung mga gandang idea na dapat na gagawin ko para sa aking mga video-video na to, nawala. Inuna ko yung galit ko eh. Eh kung sa pagkagising ko pa lang, sinabi ko, okay, tapos na, naitulog na namin ni daddy yung visit namin sa isa't isa. O, sana pala, eh wala namang matinding dahilan yung tampuhan namin kagabi. Diba? Kung sana pala eh mas pinakalma ko yung sarili ko, eh di sana maganda yung kinalabasan ng ano. Ayun lang. Kaya dapat talaga sa susunod, huwag mong paiiralin ang init ng ulo mo. Kung napakaliit na bagay lang naman, huwag mo nang palakihin. Katulad nyo, di ba? Aliit-liit lang na bagay. Lumaki. O, di nasira na yung araw ko. Buti na lang bumawi si daddy. Nilibre akong Starbucks. Yun, napawi rin naman. Marufok ako eh. Ayun lang. Wala na. Wala na ako ikukwento. Ayun lang. Bye-bye. Sa uulitin. Bye-bye.